Mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang panawagan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Sinabi yan ng alkalde ilang oras bago magsimula ang prayer rally kontra sa People's Initiative sa Davao. Live muna sa Davao City na sa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, ano na bang latest dyan? Nikki, Jess, inaabangan na nga ang pagsisimula ng prayer rally contra People's Initiative dito sa Davao City. Alas 6:00 magsisimula ang event kung saan libo-libo ang inaasahang makikiisa. Pero hindi pa man nagsisimula ang programa, hindi na nakapagpigil si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. May init ang mga binitawan niyang salita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang leaders forum kanina, nanawagan si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Wala na daw kasing silbi at ginagawang pangulo sa mga nangyayari sa bansa at kahit anya mamagitan man lang sa iringan ng kanyang mga kaalyado. Gaya na nga lang daw ng nangyayari kina Vice President Sara Duterte, ang kanyang ate, at House Speaker Martin Romualdez at ang gusot sa pagitan ng Senado at Kamara. Narito ang ilan sa kanyang mga pahayag kanina. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Ang mga banat na yan ng nakababatang Duterte na si Baste, sinabayan ng mga hiyawan na Marcos resign. Lazy and you lack compassion. Alam daw ni Baste na pag-iinitan siya pagkatapos na mahang niyang mga pahayag, Jess Nikki, pero giit niya kanina. Maybe leave the Philippines, you know, like if some country will accept me, you know, for political asylum. I'm just letting everybody know. Kay lisod ni, unta, dawaton ko ninyo niya, takas na lang ko. So, samantala, sa isang pahayag, sinabi ni Vice President Sara Duterte na dadalo siya sa bagong Pilipinas kickoff rally sa Quirino Grandstand dyan sa Maynila. Pakikiisa raw ito ng Vice at Education Secretary sa Administrasyong Marcos. Pero hindi raw ibig sabihin ito na hindi sinusuportahan ni VP Sara ang prayer rally dito naman sa Davao. Anya, kasama rin siya sa mga tumitindig laban sa isinusulong na charter change. Mahalaga raw na makita at maintindihan ng publiko ang panganib kung tuluyang amyendahan ang saligang batas na ilang politiko lang ang makikinabang. Jess Nikki, balik dito sa lungsod ng Davao. Kasalukuyang maririnig ninyo, nagpapatuloy ang Santos na Misa dito sa San Pedro Cathedral. At sa makikita nyo naman sa likuran ko ay unti-unti na rin dumadating o yung pagdagsa ng mga sumusuporta nga dito sa prayer rally contra charter change. Karamihan sa mga kapatid natin dito nakasuot ng itim na t-shirt na may mga katagang maisog, ibig sabihin matapang yan. At meron din mga nakaputi, nakalagay naman doon na Davao City is not for sale. May mga sticker din na ipinamamahagi na kung mababasa ninyo, nakalagay, Protect the Constitution. Mamayang alas 6 ng gabi, magsisimula ang event. Inaasahan natin na nadadalo dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte at magsasalita muli si Davao City Mayor Baste Duterte. Balik muna sa inyo dyan, Jess Nikki. Nag-uulat live mula sa Davao City. Maraming salamat, Gio Roble. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.